Ang video po natin ngayon ay kung paano papisain yung mga nakuha nating BSF egg sa wild. Ito po yung nakuha nating BSF eggs. Kuha natin yan doon sa ating ginawang attractant. Ngayon, gagawa po tayo ng substrate. Yan, feeds po ang gagamitin natin. Chicken feeds po yan. Pagkain ng manok, patuka sa mga manok. So, lalagyan natin ng tubig para matunaw siya, lumambot siya, para hindi siya matigas. At yung mga bubuo ay matunaw. Yan. Tatabi natin yan. Ang gagawin natin ngayon ay i-collect yung eggs na nakuha doon sa kahoy. Doon po kasi nang itlog yung mga BSF. So yan. Yan po yung mga itlog. Tatanggalin natin yan. Ilalagay natin yan dyan sa papel. Yan. So kukuliktayin natin yan. Ilalagay natin dyan sa papel. Ganyan lang. Gumamit lang tayo ng kunting, pwedeng kutsilyo o kahit ano, basta matanggal ho yung mga itlog. Ayan. Ganyan lang po. Yan na po yung nakuha nating BSF eggs. Ngayon, ang susunod na gagawin natin, ilalagay natin yan dyan sa patungan. So, lalagyan natin ng tape yung pagpapatungan natin para dumikit yung papel. Ganyan lang siya para dumikit siya at hindi mahulog. So yan yung ginawa nating substrate. Kapag nag-hatch yung ating BSF eggs ay dyan po sila pupunta. So yan po ang unang kakainin nila. After 2 days, so yan na yung BSF eggs natin. Dry na kasi yung substrate natin, so kailangan na natin siyang dagdagan ng tubig. Ayan. Mahalaga kasi na yan parating ang basa. So yan, lalagyan natin ng tubig. Yung ating BSF eggs ay hindi pa nag-hatch dyan. Pero kahit nag-hatch yan, okay lang nalagyan ng tubig. Hindi naman mamamatay yung mga BSF. Matibay yung mga BSF. So yan ang magiging pagkain nila. Habang lalaki sila, usually mga after 1 week, saka natin ulit ililipat. Ngayon naman, ito yung isang batch natin galing din sa wild. Mga 2 to 3 days na sila nag-hatch. Ayan, nag-hatch na sila. Titingnan nyo mabuti, dry na yung mga itlog. So, nag-hatch na sila. Ayan, papakita ko sa inyo yung itsura nila. After 3 days mag-hatch. 2 to 3 days mag-hatch. So, ganyan. Titingnan nyo mabuti, medyo maliliit pa sila. Mahirap silang makita. Pero kung medyo malakas-lakas yung mata nyo, yan, makikita nyo yung mga gumagalaw. So, ganyan sila. Ang kinakain nila ay yung substrate natin na feeds. Maganda yung feeds na kainin nila para sa umpisa, para mabilis sila lumaki. Pantay-pantay ang laki nila pag ganyan. Yan, tinan nyo, marami. Marami sila. Mabilis sila lalaki kasi maganda yung substrate na nilagay natin. After mga 1 week,
Yan, pwede na nating ilipat doon sa ating fermented vegetables galing sa market. At doon na sila lalaki.